Nais mo bang pasimulan ang araw mo ng tama? Halina't makinig sa Magandang Balita. Mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang maging gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito ay tinipon ayon sa Catholic Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan araw-araw upang makatulong sa iyong pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Halina't sama-sama nating alamin ang Magandang Balita. Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Sabado, 23 ng Hulyo. First reading, Jeremiah 7:1-11. Si Jeremias ay nangaral sa templo. Napunta ni Yahweh si Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito, "Makinig kayo, mga taga-Huda, na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at ang inyong ginagawa at kayo'y papayagan kung manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang yan. Magbagong buhay na kayo at iwan na ang dati ninyong ginagawa. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa lugar na ito. Talikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, pahihintulutan ko kayong manatili sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga magulang upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit kayo nagtitiwala sa mga salitang walang kabuluhan? Nagnanakaw kayo, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa hindi katotohanan, naghahandog kay Baal at sumasamba sa mga Diyos-Diyos ang hindi ninyo nakikilala. Ginawa ninyo ang aking kinamumuhian at pagkatapos, haharap kayo sa aking templo, at sasabihin ninyo, ligtas kami rito. Bakit ang tahanan bang ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Psalm Response, Psalm 84:3-11. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, hari namin at Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din, silang mga naghahangad sa Zion ay makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang nakapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pagulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas, batid nilang nasa Zion ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos, O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, aming Diyos, itong hari naming mahal, pagpalain mo po siya, pagkat ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira
sa bahay ng mga palalo. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Gospel, Matthew 13, 24-30. Talinhaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Nagsalaysay uli si Jesus ng isa pang talinghaga sa kanila. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng masasamang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo ang trigo at magbunga, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, ang sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at sunugin. Pagkatapos, tipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Inyong napakinggan ang salita ng Diyos hango sa Magandang Balita Biblia. Hatid sa inyo ng Philippine Bible Society at ng Catholic Media Network. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay ng Biblia. Ako po si Herbert Osho Jr. Magandang araw at pagpalain tayo ng Panginoon.